Pero ikaw, Doc, yes ka? Ang katutubong Aeta, master of their ancestral land. May instinct na yan when it comes to hunting. In-apply sa guerrilla. It was dangerous work being a part of the resistance. But Joey Guerrero decided that she was not scared of death. And she carried out a series of spy missions that were incredibly valuable in terms of getting information. What she would do is she would carry messages back and forth between leaders of the resistance. She was showing, she had sores on her arms from the leprosy and sores on her back and some sores on her face. And the Japanese were horrified of getting this disease. And so this enabled her to go into occupied territory and they wouldn't touch her, they would leave her alone. Ngayong araw ginugunita ang pagtatapos ng isa sa pinakamadilim na yugto sa ating kasaysayan, ang pagsuko ng mga Hapon na naging hudyat ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pero bukod sa mga tropang nanguna sa pakikitigma, may isang grupo na malaki ang naging ambag sa digmaang ito. Isang tropa ng mga katutubong Aeta mula Bambantarlak, ang Aeta Squadron 30. Less than 150 miles to the south. Hellcats, Helldivers, and Avengers swoop down on shipping in Manila Harbor and run up a swell score. One light cruiser sunk, four destroyers sunk, and... Ako po si Gaborio Margarito, apo ni Pedro Margarito, commanding officers ng Bruce Guerrilla Squadron 30. Dito po tayo sa Museum ng Bamban at dito rin naka-display ang aking proud na lolo na si Pedro Margarito kasi ipinaglaban niya ang ating bansa. Kinikilala yung lolo ko bilang isang tribal leader sa kanilang community. Hanggang may dumating yung panahon na maisalba nila itong dalawang kano, sina Bruce Guerrilla at si Connor. Nagparashoot sila dahil kasagsagan na ng gera. Ngayon, sumabit yung dalawang kano sa mga halaman. Guerrilla! 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 Nahuli siya ng Hapon. Na-capture ng Hapon. Again! Where is Captain Bruce? Talagang pinahirapan siya, halos bugbog. Tell me, where is Captain Bruce? Kaya nung wala rin silang makuha sa kanya, tinakawalan din. Ako po si Nanay Loida Punsalan, apo po ni Buran Pamintuan na grilya po noong panahon ng gera. Nagluto po sila ng pagkain nila para mapakain yung mga anak nila ng gabi hanggang sa umaga. Tapos bigla po dumating yung mga Hapon, tinututukan po ng bayoneta. Hanggang sa yung lolo ko, nagalit po siya. Sabi ng lolo ko, alam ko na, sige, pag laging magagalit itong si Hapon, ipaghahanda natin sila ng pagkain na nakakamatay. Yun nga po ang sinasabi nilang kalot. Hanggang sa pinaglaga po sila ng kalot na hindi po yung totally luto. Akala po ng Hapon, linagay po daw ng lolo ko doon sa parang papagba. Tapos bigla po dumating si Hapon, kumwari sila kumakain at inisip ng Hapon na kinakain ng mga katutubo. Nakipag-agawan po yung Hapon doon. Niluto, gagi. Saka ginalagan sa kwan, yung dahong.
Akala siguro lang hapon, hindi makamamatay yun. Ito naman ang tatay ko. Yung lang init, binabantayin yung mga hapon. Matasalim pala yung mga matalang hapon. Tinitignan ka mo kung maging tao. Nagsuka na. Isuka mo nga yung dugo. Ito naman tatang ko, hindi na nag-iinit. Iniinigan yung isang hapon. Ang katutubong Aeta, he is the master of their ancestral land. May instinct na yan when it comes to hunting. So yung instinct nila sa hunting, in-apply sa kanila bilang mga guerrilla. Oh! Meron daw silang katangian na gano'n, na naaamoy nila, alam daw nila ang location ng mga sundalong hapon. Nagpunta sa kabundukan ng hapon eh, nag-investiga din eh. American Wild Dog Codex ka? Pag magtatanong ang mga hapon, kasama yung kanilang mga Filipino spies, magaling daw mag-arte. Ang hapit nyo, nung mga hala, ukoy la, o mga hala yung inuy, ang inila. Kaya hindi makonvince ang mga Japanese na sila ay nasa kabilang side. Mag-arte daw sila na sila'y walang kaalam-alam sa mundo. Ganun ang taktik nila. Kaya na-preserve yung guerrilla resistance. It's a typical case of local history. When it comes to local history, walang masyadong naisusulat. Hirap ang mga researcher maghalungkat ng materyales para maisulat nila yung kasaysayang lokal. Sabi ko nga, hindi kumpleto ang national history kung wala tayong local history. So nagkaroon ako ng materials from the US National Archives about nung kanilang unit. First kasi, yung strategic location ng Bamban. Highlands yan, overlooking the Clark Field. Sa estratehiya ng Hapon, kinonsider niyan na i-fortify niya, lagyan ng maraming tunnels yan, kanyon, mortar. Hanggat kanya ay hawak nila yung kabundukan ng Bamban, bibigyan ng problema ang mga Amerikano sa paggamit ng mga airfields dito, especially Clark. Kasi malaking bagay sa general strategy and planning ng Amerika. With the use of Clark Field, kasi dyan manggagaling yung mga aeroplano niya sa pagbobomba, sa Japan, dito sa karatig bansa, sa Borneo, sa China. Nagustuhan ko sa kwento nila. Ang nag-indak sa kanila sa kagubatan at sa kabundukan ng Bamban ay mismong si Lieutenant Colonel Claude A. Torp. Siya yung Amerikanong pinaka-leader ng USAFE guerrilla. Nandun sila sa kabundukan ng Bamban. Kasama si Lieutenant Pedro Margarito. Kinakwento, nakabahag, nakapana, nakasibat. Doon na sila nag-organisa, sila yung ginawang mountain patrol. Kasi yung mga Amerikano noon, from Bataan to Pampanga side, Western Pampanga, Florida Blanca and Porac, then Pinatubo and Capas. Yan ang kanilang rota. Hinahanap sila ng mga Hapon. May malaking presyo sa ulo nila. So the only way na makasurvive sila is sa kabundukan na yan. At wala silang maaasahan na trusted ba, kundi yung mga Aeta.
binansagan sila Negrito Mountain Patrol. Basically, for the purpose, ang mission nila is to protect the Americans' established line of communication sa kabundukan at nagpapatrolya. So, noong November 14, 1944, nag-take over na si Captain Bruce sa lahat ng mga USAFE guerrilla unit dito sa South Tarlac. Binigyan na ng pangalan ang Sakatutubo from the Negrito Mountain Patrol into Squadron 30. Yun na yung kanilang designation at pinalakas pa yung kondisyon ng lupa. Kasi volcanic dito eh. Inutilize din dyan yung paggawa ng maraming tunnel. Interconnected sila. Pag ginawa nila yung tunnel dito, meron siyang provision, eskapo. Merong lagusan yan sa kabila. Kung halimbawa, binugbog sila dito, inatake na sila dito, lilipat lang sa kabila yan. Nandito po tayo ngayon sa kabundukan ng tinatawag na Bamban Hills. Ito po ay isa sa mga madugong pinaglabanan ng mga sundalong Hapon at ng Amerikano. Ang mga Amerikano kasama nila yung ating mga local guerrillas, lalong-lalo na itong ating mga katutubong Aeta. Itong bundok na to, ang tawag dito ng mga Hapon, Hoshinoyama. Naglagay sila dito ng maraming tunnel. Elevated siya, overlooking nitong highway na ginagamit ng mga Amerikano papuntang Manila. Ang kahalagaan ng depensang ito, sila ang hahadlang sa prusang Amerikano dahil hanggat hawak ng mga Hapon to, hindi basta-basta makakatuloy ang mga prusang Amerikano para sakupin ng Clark at sa Manila. Ito po yung tunnel ng Hapon na ginamit nila noong World War II na kung saan ang ating mga Aeta ay nagsilbing kasama ng mga Amerikano sa kanilang pagtugis sa mga Hapon. Kung hindi sa mga tulong ng ating mga katutubong Aeta, ay hindi kaagad nila nasakop ang mga tunnel na to.